Tunay nga na our Lord is a of awesome God. Yung word na awesome, ano, palitan mo lang ng konti, awful. Iba na kaagad ang meaning. No? Yung napaka-awful, napaka-negative. Yung awesome naman, napaka-positive. And our God is very, very awesome. Ngayon, meron muna akong isi-share. Gamitin nyo yung inyong imagination just a little bit. Imagine a world without wind. May hangin, of course. Hindi naman air ang pinag-usapan natin. But the wind. Imagine. Imagine a world without wind. Pagbukas mo ng bintilador, walang lumalabas. Umiikot lang siya. Umiikot-ikot, pumapaling-paling, pero wala, walang tumatamang something sa iyong muka. Pawis na pawis ka, bukas ang bintilador, walang wind na lumalabas. Strange. No, weird. Katulad ng mga AC na yan, pag binuksan natin siya, may lumalabas na hangin eh. Imagine wala. May hangin, no, pero wala yung wind. Yung movement ng hangin itself. Imagine nyo isang puno, no, nalalaglag yung kanyang mga dahon ng diretso. Kasi kaya humahampay yung mga dahon, may hangin eh, merong air around. No? Kaya ang mga puno gumagalaw eh. No? Everything around us gumagalaw. Ang ulap gumagalaw. Because merong wind na tinatawag. Ngayon imagine, yung ulap stagnant. Nandyan siya kahapon, yung mukhang bulak, natulog ka, after na magpagising mo, nandun na naman. Hindi umaalis sa pwesto. Walang hangin. Nalaglag nga yung dahon, diretso. Wala man lang gracefulness ba? Wala man konting sayaw. No? Meron kang bagong damit, yung sinusot mo, ikot-ikot pa sa salamin na ganyan, diretso rin. Wala man lang hampay sa hangin or what? No? So weird. Weird. Merong gamit kung bakit merong wind na tinatawag. Yung mga puno, according sa science, hindi sila lalaki kung wala yung hampas ng hangin sa kanila. Mula lang sila'y maliit hanggang sa sila'y lumaki. Ang tawag po doon, wind stress. The trees needed wind stress to grow strong. Kailangan yung tinatawag na wind stress. Malakas na hangin, humahataw na hangin para sila tumibay. Kasi alam nyo kung hindi, yung mga puno, kung walang wind stress, lumaki siyang walang wind stress kasi nagkaroon ng pag-aaral, naglagay sila ng puno, pinalaki nila sa loob ng isang lugar na mayroong hangin pero walang wind. You know what happened? Doon lumaki siya, yung bigat niya, yun ang mismo nagpabagsak sa kanya. Marupok yung puno. Samantalang nung habang lumalaki siya at siya hinahataw-hataw ng hangin, nung siya lumaki, matitibay. Matibay yung composition ng puno. Mahalaga po yung wind stress na tinatawag. Maging sa IKEA, I believe, nakita ninyo yan, yung mga upuan, idinadaan lang sa stress, di ba? Yung mga upuan, tinutulak-tulak, no? Dinadagan-daganan. Ipinapakita sa atin, matibay ito. No? Dumaan sa mga testings na matibay ito upo, kahit gano'n ka pa kabigat. Ngayon din po ang mga puno. Kinakailangan yung tinatawag na wind stress for them to be strong. At in a way po, kukunin natin dyan yung mensahe ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng mensahe today, awesome Lord. Kung hindi pa po natin nararanasan, nare-realize that God is awesome, then we miss a lot in our life. And we are missing a lot. Sa gagawin pong mensahe ng Panginoon ngayon, ibibigay mensahe, at least, He will open our eyes to things na we do not see. Sa mga bagay na hindi natin nakikita, inyo't ginagamit siya para hulmahin ang ating buhay. Hulmahin ang ating mga kaluluwa. Hulmahin ang ating mga puso at isipan. There are things that cannot be seen, pero ginagamit actively ng Panginoon for our own benefit. Meron pong kwento na may kinalaman dun sa binanggit sa Old Testament at napatunayan yan mismo ng mga apostol sa New Testament. At mababasa po natin yan sa Mark 4:35 to 41. Lumang kwento pero laging bago. On that day, when evening had come, He said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took Him with them in the boat, just as He was.
and the other boats were with him. Then a great storm, wind storm arose, and the waves were breaking into the boat so that the boat was already filling. Yung pang isa, kung walang hangin po, walang wind, imagine yung dagat, diretso, parang salamin. Kaya meron pong alon, because of that, meron kasing hangin na humahampas sa mga sa tubig, kaya nakakakita tayo ng mga kilos sa dagat. Kung wala pong wind, imagine the ocean, walang alon. So weird. No? Weird. Something is wrong. Bakit parang ganito? Parang yung the earth stands still. May tao naman, kumikilos tayo, pero for some reason, walang gracefulness. Walang grace na nangyayari. Yung mga tuyong dahon, nandun lang siya. Hindi man lang sumasabay sa hangin, hindi naglalaro sa hangin na ganyan. Andyan lang sila. It's so weird. Use a little imagination, you will see how weird it is without the wind. Katulad sa nabasa natin ngayon. Wind storm ang pinag-uusapan natin. And because of that wind storm, yung tubig mismo lumakas ang alon. At halos mapuno na raw yung kanilang bangka. But he was in the stern ng ating Lord, asleep on the cushion. Natutulog ang ating Panginoon, punong-puno ng kapayapaan. And they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Pero hindi ganun magkakasabi. I believe kasi nagpapanag na sila eh. "Teacher, wala ka mong pakialam. Mapapahamak na tayo." If you will put feeling, you were there in the boat. Kung tayo nandun sa boat ngayon, yan ngayon, gumegewang-gewang ang bangka. Siyempre, basa ka, di ba? Maraming tubig. Tumingin ka sa paligid mo ngayon, punong-puno ng mga matatas na alon. No, nagkakagulo tayo ngayon, mga kapatid. No, malulunod tayo kung hindi titigil ito. Tapos ang Panginoon, nakita natin sa stern, natutulog siya. Tulog ang Lord. Imagine now, siguro naman, nakasakay na tayo sa, at least man lang sa ferry. O baka meron sa atin, nakasakay dito, talaga naman sa bangkang gumegewang-gewang. So, let's use a little imagination. Lord, wala ka bang pakialam, mamamatay na tayo, or what? Wala ka bang pakialam? And he awoke and rebuked the wind, and said to the sea, "Peace, shalom, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. Hindi lamang calm at nanahimik ang dagat, hindi. Sumobrang tahimik ang dagat. There was a great calm. Kung paano napaka-chaotic na eksena, nasabi ng Panginoon na, "Shalom, be still," tigil lahat. Imagine the power, the awesomeness ng Lord. Imagine us nandun ngayon sa bangka. Sa ganung salita ng Panginoon, "Let there be peace." Imagine that. Nakikita natin, napapanood natin yan sa movie. Movies are nothing compared sa mga nakikita natin sa Biblia. They are nothing. Because this is real life. This is history of Christianity. They experience these things. And definitely, pinapa-experience sa atin ng Panginoon ngayon in a different way. He said to them, after noon, kasi inutusan niya eh, manahimik kayo, hangin at tubig. And he said to them, hinarap niya ang mga kapatid, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" Mga kapatid, bago po nangyari ang eksenang to, nanggaling sila sa mga ministries na kung saan nagpakita ng todo-todong kapangyarihan ng ating Panginoon. Bumubuhay na siya ng patay, nagpapamulat na siya ng mga bulag, yung mga pipi na nakapagsalita, yung, you know, everything, nag-multiply na yung mga kubos. Ilang pirasong kubos, nagawa niyang mamultiply, nakakain ng maraming tao. Ang isda ay ilang piraso, nag-multiply, nakakain ng maraming tao. Enough reason for them to have faith in the Lord. And yet, after this, ano sabi ng Lord? Hanggang ngayon ba naman? Wala pa kayong faith? Hindi lamang yun. Kasama nga nila sa bangka ang ating Lord. Like all of us, this church, us, kasama po namin natin sa bangka ng ating buhay ang ating Lord. He's always there. Nandyan lang siya. God with us. He never leaves us nor forsake us. Kapag iniwan tayo ng Panginoon, isa lang sabihin nun, pag umalis siya, darating ang Holy Spirit. Pag umalis ang Holy Spirit, kasama na tayo. And that would be rapture, that would be heaven. Walang iwanan. Kasama natin ang Lord sa hirap at ginhawa. Meron mang ulan or wala. Nagrarak man yung boat or hindi. Andyan lang siya. Katulad sa pinag-aaralan po natin tuwing umaga,
sa kalagitnaan natin ng ating mga pain and suffering, kagagawan man natin o kagagawan ng iba, laging nandiyan ang ating Panginoon. At yun ang laging tinatanong niya. Kung sakaling ngayon po, meron kayong mga problema ang pinagdaraanan, it seems, nararak ang inyong faith. Yun ang tinatanong sa inyo ng Panginoon ngayon. Hanggang ngayon ba naman, wala ka pang faith? Kaya kung tutusin, hindi tama sa isang anak ng Diyos na nagpapakalunod sa kalungkutan. Hindi po. Kasi para mo nang sinabing si Jesus hindi nag-e-exist sa buhay mo. Para walang pinagkaibahan siya sa mag-sweetheart, sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, girlfriend. Yung isa iyak na iyak, lungkot na lungkot. Ano ginagawa ng isa? Inaalo siya. Di ba, kain ka pa. Kulang, kain ka pa. Kawawa, kain ka pa. Yung bang lahat na ginawa niya para mapaligaya, ayaw pa rin. Darating ang time, yung nag-umaalo, sabihin, ano ko ba naman? Ginawa ko ng mga lahat para maging masaya ka. Bakit ganyan ka? Ano pang papel ko sa buhay mo ngayon? Di ba dumarating yung time na ganyan? Anong papel ko ngayon sa buhay mo? Na even in my presence, sa mga dinedeclare kong love sa'yo, ganyan ka pa rin. Ang lungkot-lungkot mo. Anong papel ko sa buhay mo? Ganun din ang Lord. Especially. Mga kapatid, hindi po dapat magpakalunod sa kalungkutan. Hindi. Alam ko, sanay tayo dyan sa mga unang buhay natin, kapag may problema, nagpapakalunod sa alak. Ngayon pong Kristiyano na tayo, hindi. Meron ba sa atin kapag may problema, nasa isang sulok, nagpapakalunod sa kalungkutan? Mali ang ginagawa mo, kapatid. Ano ginagawa ni Jesus? Hanggang ngayon ba naman, wala ka pang faith? Habang nasa sulok at umiiyak, no? Nagpapakalunod sa kalungkutan, paano mo yung sasabihin, I am more than conqueror in Christ Jesus. I am more than victorious. Paano mo sasabihin sa amin yon? Hindi kami maniniwala. Of course, anong kaplastikan to? Sabi nga natin, that is hypocrisy. That is hypocrisy. As sa verse 41, and they were filled with great fear and said to one another, who then is this that even the wind and the sea obey him? Ang pinag-usapan natin dito, apostles, disciples, they really cannot believe until that time. Sino ba talaga to? Ang tagal na lang kasama ang Lord. Marami na sila nakita, narinig. But still, ang tanong na, sino ba talaga itong taong ito? Maaaring sa atin dumarating din time. Ang tagal na nating Kristiyanong naturingan, mga born again, kapag merong dumaan na konting ng problema, no? Ang kino-question nga kaagad kasi, di ba, ang Panginoon? Lord, kala ko ba, pray, ano ka, powerful ka? Pero bakit po nangyayari ito? Sabi nga natin kanina sa pag-aaral, kanina umaga, ang lagi na ko-question at the end of the day, Diyos. Lagi siyang naku-question for some reason. Naranasan niyo ba yung kayo naku-question? Kuyang bakit ganito po? Kuyang bakit ganon? Kuyang bakit ganyan? Kuya bakit ganyan? Or, to be honest with you, that's annoying. Yung lagi kang kinu-question sa ginagawa mo, sinasabi mo, annoying yun. Especially kung matagal mo nang kasama, para namang hindi na tayo nagkasama na matagal. Hindi pa ako kilala hanggang ngayon. And you're questioning me sa mga bagay na ito. Walang masama paminsan-minsan, kailangan natin ng check and balance. Pero kung laging ganun na lang, magtataka ka rin eh. Ano ba naman kapatid na ito? Ang tagal na namin magkasama, lahat kino-question. Isa lang ibig sabihin nun, hindi mo pa ako talaga kilala. Yes, physically, we're together, but by heart and by mind, we're not. Yun ang nakakalungkot. Katulad po sa nangyaring ito, kasama nila sa bangka ang Panginoon and yet they do not know who that person was. So sad. But regardless of that, iniligtas pa rin sila ng Lord. Kasi ganun ka-awesome, kabait, kahusay ang ating Panginoon. Ang sabi ng Lord sa unang parte niya binasa natin, let us go to the other side. Doon nagsimula ang lahat eh. Nananahimik na sila sa pampang, nagpapahinga, sabi ng Panginoon, let us go to the other side. Ngayon, bago ka makarating doon sa other side, dadaan ka muna doon sa dagat. At ito nga muna pinagdaanan nila. A simple test of faith. Imagine kung wala pa si Jesus doon sa bangka. Imagine that now. Kasama nila ang Panginoon sa bangka, and yet they doubted the Lord. Imagine kung wala siya doon. Lalo na. Lalo na. So ang sabi ng Panginoon, there are things na kinakailangan natin puntahan, anak. All of us. There are things that we must do. But we must pass through the sea of simple trial and testing. Our faith needs wind stress to grow strong.
kailangan po mga kapatid. Kung kayo nagpe-pray na nawa Panginoon sa 2017, zero problem ang buhay ko. That is a wishful thinking. That lacks the truth. That lacks reality. Hindi po ganun ang buhay. Hindi. To be honest with you, the more na nagpe-pray kang walang problema, lalo pong may darating na problema. Kasi problema yung mag-pray na dapat walang problema. That is not based on reality. That is wishful thing. That is fantasy. Yes, there will be. Dahil ang Lord mismo, gumagawa siya minsan ng mga eksena sa buhay for us. Nadaanan natin yon and to rock our faith and to see. Gaya sa nangyaring ito. Definitely, alam ng Panginoon kung anong klase ng faith meron tayo ngayon. All-knowing siya. But what about us? Do we know? Nalalaman lamang naman natin yung level of faith na meron tayo kapag dumadaan na tayo sa problema. Kapag wala, anong faith ang pagagamitin mo? Lahat ng pagkain nandyan, lahat ng damit nandyan, lahat meron ka. Ano ngayon yung faith na pag-uusapan natin? Of course, yung iba, di ba, pagpe-pray mo. But what about you? First hand. What about you first hand? Paano mo mararanasan yung pagkilos ng Lord? Kaya paminsan-minsan, hayaan tayo ng Lord. Dumaan sa dagat. Na bigla-bigla na lamang, out of nowhere, biglang magkakaroon ng hangin. And of course, out of nowhere, andyan ngayon ang tulong ng Panginoon, biglang tatahimik ang lahat. So Jesus showed His awesome power when the natural elements obeyed His command. Simply because it was He who created them. Jesus Christ is our Creator. Meron tayong patunay. Genesis chapter 1 verse 3, and God said, sinabi niya, "Let there be light," and there was light. Sa pamagitan na lamang ng salita ng Diyos, nalikha ang lahat. Salita, verbo, logos, nalikha ang lahat. Then comes John 1:1-3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. At siguro naman po alam natin, pinatutungkalan ni John the Beloved dito, si Jesus Christ. Jesus Christ is our Creator. So meron siyang power sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya no wonder, kapag inutusan niya ang ketong-ketong layas, tanggal ang ketong. Bulag ka, mata, be fixed. Kikilos yung mga cells, yung DNA, kikilos sila, makakakita ka. Kayang utusan ng Lord. Yung tenga ni Malchus, natanggal, natapyas eh. Ni-restore niya. Nag-regenerate ng ganong kabilis. Yung katawan ng tao, nabuo uli yung tenga niya. Why? Hindi pwedeng hindi susunod yung sa Creator nila. Ganon ka-awesome ang Lord. Hindi lamang yun. Tatlong araw ng patay. Lusaw na ang kalooban nun. Panoorin ninyo sa mga documentary, in 3 days po. In 3 days. Kaya, alam nyo, nung araw, kaya 3 days ang lamay. Just to be sure, patay na talaga. Kasi in 3 days, lusaw na yan. Meron na mga liquids na lumalabas. Ibig sabihin yung loob niya, yan na. Yung mga enzymes, kumikilos na sila to ano? Ashes to ashes, dust to dust. Kaya po 3 days. And ang Lord, sabi niya, Lazarus, come forth. Isipin nyo, bulok. Bulok na si Lazarus. Pero nag-regenerate ng ganong kabilis yung kanyang mga cells na buhay. Imagine, yung cells kanyang buhayin. Patay na cells. Patay na DNA. Nabubuhay po ng Panginoon. Kaya nang lumabas si Lazarus, mga kapatid, fresh. Fresh na fresh. Huwag na natin isipin yung amoy niya. I believe maging yung amoy ni Lazarus. Na-solve po yun. Yung pagkamatay nga niya, nasa yung pakayang amoy, ipapano ko yun yung mga bandages? Kasi yung mga lumabas na liquid dun sa bandages, hindi ba mababaho yun? Hindi ba naman kayang gawa ng paraan ng Panginoon yun? Of course, nothing is too difficult with the Lord. Kung lilimi-limiin ninyo yung pagbabasa sa Biblia, you will see the awesomeness of everything that Jesus did. Awesome. 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 Because He is our Creator. So yung natural elements, normal lamang, natural lamang, na sumunod sa Kanya. Ngayon pa man, yung pagtawag nila sa dagat na bigla lang naging magulo at napakita siya ng power, that is just the way to the mission.
That is just the way to the mission. Hindi pa yun yung other side. Ang sabi niya, let us go to the other side. Siyempre, hindi ganun ang pagkakasabi ng Lord kasi matatakot talaga. Para naman yatang nakakatakot yung other side na ito. Okay, let us go to the other side. At yun muna pinagdaanan nila. He still has to show his awesome power once they get to the other side. At nakikita natin, after nung dagat, nung makarating sila sa other side, ang dinatnan nila, ano? Taong inaalihan ng laksa-laksang mga demonyo na ang pangalan ay Legion. I am Legion because I am many. Isang demonyo na nga lang eh. Hindi lang eh. Wala pang ang demonyo, takot na ang tao eh. Parang may demonyo doon, takot na siya. Wala pang demonyo yun. Humangin. Hangin lang yun ha. Wala pang evil spirit doon, hangin. Kwento ko sa inyo, mara hindi, wala ako napagkwentuhan. Alam ninyo, nung kinuha natin ng villa na ito, nag-spend ako ng isang gabi. Hindi ako natulog, syempre. No? Nag-spend ako ng gabi, I prayed for this whole villa. Wala pang ilaw by that time, ilang piraso. Wala nakakaalam nun. Pumunta ako sa roof, sa bawat kwarto, at pumunta ako dyan sa punong yan. Kasi maraming takot dyan sa puno eh, for some reason. No? I prayed. Umawit ako ng praise and worship sa Panginoon. I cast them away through prayer at pag-awit because they don't own this place. Simply because God owns this place, not them. Go away. We can evict them anytime in the name of the Lord. Because the earth is the Lord's and everything in it. Wala silang pag-aari ni isa. Utusan mo, lumayas ka. You do not belong here. They will go. Kaya to be honest with you mga kapatid, kung meron kayong mga kinukwento sa akin na parang biglang may that's not true. Guni-guni mo yan. Or your fear is working its way in you. It is your own fear, not these things. Nakatalit meron sa inyo mga takot pa sa dilim, I am challenging you. Where is God in your life? You are the light. Pupunta ka sa dilim, dala mong ilaw, takot ka. Test yourself in this. I'm telling you, darating ang time kung lolobin ng Panginoon, life and death ang dadaanan ninyo. Hindi dark or light. Life and death. Kung yung madilim na lamang, takot ka na, how much kung pinag-uusapan na natin, buhay mo magiging kapalit sa pagsisilbi sa Panginoon, lalo ka nang hindi magagamit. You fearful fellow. Yun ang tawag ng Panginoon. Punong-puno ka ng takot. I am here. Each and every day you're walking through the valley of the shadow of death. I am here. Do not fear any evil. Kaya mga konting bagay na yan, please. Faith. Pumuli ka sa rooftop, walang ilog, nanginginig ka ngayon. Masabi ng Panginoon, hanggang ngayon ba naman wala ka pang faith? Ako kasi tinetest ko ang sarili ko dyan, patungkol dyan. Dumating nga ng time, walang tao, pumuli ko sa rooftop, walang ilaw by that time. So, meron ba nangyari sa akin masama or what? Wala. To be honest, yung dilim, after a while, magiging maliwanag. Masasanay kasi ang mata mo. Bubukas di ba yung iris bang tawag doon or what? Retina or whatsoever, ha? Yung pupil, bubukas siya eh. Makikita niyo ang beauty po ng rooftop kung walang ilaw. The moon and the stars will illuminate everything. But you will not experience that kung you are full of fear. Maraming tao imbalido because of fear. Maraming hindi magawa because of fear. Mahina ang faith because of fear. Mga bagay na hindi naman nag-exist o ginetrid away na ng Panginoon, kinatatakutan pa rin. Be strong in the Lord. At yun mismo yung pinasok ng mga kapatid na ito. They go to the other side. At ito nga ang kwento. When he saw Jesus, yung taong inaalihan ng laksa-laksang mga demonyo, he cried out and fell before the Lord and said with a loud voice, "What have you to do with me? Jesus, Son of the Most High God." Kilala ang Lord. Hindi sinabing, what have you to do to me, Kwan? Hindi, kilala niya ang Lord. You know why? Because Jesus Christ is the light of the world. Habang nasa malayong planeta pa, let's say, ang star ng Panginoon, kita na nila. We know the star of Jesus. No? You know, he's the morning star. Hindi si Lucifer, tapos na yung panahon na yon. Jesus Christ became the morning star. Kaya malayo pa lamang ang Panginoon, kitang-kita na siya sa malayo yung liwanag parang beacon. Kitang-kita siya ng taong inaalihan ng demonyo yung kanyang liwanag. Hindi na niya makontain ng sarili niya. Bakit ka narito?
Jesus, anak ng kataas-taasan, I beg you, do not torment me. Nagmamakaawa ako, Jesus, sabi ng demonyo, ng legion, huwag mo kaming pahirapan. Alam niya, for he had commanded the unclean spirit to come out of the man. Maraming pagkakataon na ang Panginoon at palayas ng mga katulad niya. So, the evil spirits inside the person knew wala siyang chance. Zero chance siyang pwedeng lumaban sa Panginoon. Zero. As in, zero. Surrender ka agad. Hindi pa nasasalita ang Panginoon, surrender na. Paparating pa lamang ang Lord, surrender na siya. Takot na takot. Ang dapat pong nanginginig sa takot, ang kalaban. Hindi tayo. Sila ang dapat natatakot. Kapag pumunta ka sa dilim, kung meron man masamang espiritu doon, tatakbo sila sa takot sa'yo. Hindi vice versa. Pero kung ikaw yung takot sa dilim, papunta ka pa lamang, nanginginig ka na, pagtatawanan ka ng mga yon. Tawa na silang tawa habang nakaupo doon sa lamesa, kung meron man. Eh, tingnan mo, born again niya isang yan. Tuwan-tuwa. Pinagtatawa na ng isang anak ng Diyos. Kasi hindi yun ang nakita natin kay Jesus Christ. Malayo pa si Jesus, takot na ang laksa-laksang demonyo sa kanya. Dapat ganun din sa atin because Christ is here inside our heart. We are the light. Kung paano si Jesus Christ is the light of the world. Siguro iniisip niyo, bakit yun pa yung topic na pinag-uusapan natin dito? Because yung minimum example lamang ang pinag-uusapan natin. Fear of the dark. Minimum example kung paano matetest ang faith o tapang ng isang Kristiyano. Minimum po yun. Kaya doon ako nagdodwell. Huwag na natin pag-usapan yung mas malalaki, lalo na doon na lamang sa minimum. Alam ko, naging tanong ko na to dati, tinatanong ko ulit, are you afraid of the dark? If you are, then check your faith in the Lord. That's the only thing that I can say. Ngayon, itong taong ito na inaalihan ng maraming masamang espiritu, hindi siya basta-basta. Kasi nakita natin, isang masamang espiritu lang ang pumasok sa taon, lakas na, di ba? Malakas na eh. Makikita natin sa ibang parte ng Biblia, lumalakas. Yung iba naman, malalaman mong merong evil spirit kasi meron siyang pagkakuba. Iba naman, epileptic. Now, I'm not saying na lahat ng epileptic ngayon, may impacto ka, kapatid. Meron ka palang epilepsy. Kasi habang kumakain ka, biglang tumapon yung sabaw sa mukha mo eh. No, may epilepsy ka pa. Alam mo, sa Bible kasi, inaalihan na impacto kapag ganyan. Kapatid, baka may impacto ka. Hindi naman sinasabing ganun, siyempre. Let us be wise. Kunyari, may kuba. No? Lalo na siguro kung kuba. Eh, bagong gising, pagulo-gulo buhok. Of course, hindi ko sinasabing lahat ng kuba naman. Meron din impacto sa likod. Pero merong instance sa Biblia, ganun po. The reason na meron silang infirmities, gawa ng evil spirits. Ito pa pinag-usapan natin, legion, maramihan. At meron dito maiksing kwento, ano ginagawa itong legion na ito, ano yung power niya. For many a time, yung evil spirit had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles. But he would break the bonds and be driven by the demon into the desert. Kawawa yung naging buhay ng tao nang tirahan siya ng laksa-laksang mga demonyo. Siyempre naman, demonyo ba naman eh? Meron ba magandang gagawin ng demonyo sa buhay ng tao? Of course, wala. Sa Hollywood movie, siyempre meron. Pero sa totoo, in reality, wala po. Kapag meron demonyo sa buhay mo, sigurado kawawang-kawawa ang buhay mo. Kaya nga kapag meron mga mag-asawang laging magkaaway, demonya tawag sa babae eh. Sa lalaki naman, demonyito pa. Naikwento ko ba yun? Baka meron hindi nakarinig eh. Isang araw, merong pastor naglalakad siya. Ngayon nakakita siya ng bata. Tila ba nawawala? Hindi malaman ko siya nakatira or what. Mukhang nawawala yung bata. So tinanong ng pastor, "Hoy, Totoy, naliligaw ka ba?" "Opo," and so on and so forth. "Ano pangalan mo?" "Demonyito po." "Demonyito?" Matindi ang pinagdaanan itong batang to, ha. O sige, i-ano mo sa akin, i-describe mo sa akin yung lugar ninyo. At iuwi ka sa bahay. Teka, ano ba pangalan ng tatay mo? "Demonyo po." "Inanay mo?" "Impacta." Yung pastor ngayon, lalo siya, mukhang sa kulto tong batang ito, mukhang kulto ang kinalalagyan ito. Saka nakakita ng bata, pinangalangan demonyito, ang tatay niya, demonyo. Ang nanay niya, impacta. So to be in that story short, nakarating sila sa bahay. Ayan ngayon, natuntun nila. Nung malayo pa lamang narinig na ng pastor, "Nagluto ko na bang demonya ka? Impacto ka or what?" Yung pala yung mag-asawa, laging ganun pag nag-aaway.
E di lumapit na yung pastor, dalawang bata, tao po, ito pong anak ninyo, naligaw, inatid ko ba sa bahay niyo? O ikaw, duminyito ka, saan ka naman ang galing? No? Mga kapatid, it really reflects kung anong klaseng relationship meron po sa isang pamilya. Halata ang halata. No? I hope wala tayong pinapangalanan dito ng mga anak natin, mga tiyanak. Ay, tiyanak, kami aligaw rito. Magsasamba pa tayo. Napaka-ironic. No? Tawagin mo, yung bruha mong nanay, tapos na mamaligo, magpupuri pa tayo sa Panginoon. No? Napaka-ironic, ano? Nakakalungkot. No? Pero huwag tayong masasanay sa ganun. No? Hindi ganun ang Kristiyano. Hindi po. Oh, asan ang anghel mong ina? Dapat ganun eh. Diba? Ayan. Oh, halika rito, anghelito. Dapat ganun eh. Dapat baliktad. So, yun yung maikling kwento, yun yung power niya. And Jesus then asked him, what is your name? And he said, Legion, for many demons had entered him. And they begged him not to command them to depart into the abyss. Kasi po, meron tinatang bottomless pit. Ito po yung kulungan ng mga demonyo. At kaya magkas ng Panginoon ng mga demonyo dyan sa piita na yan. At mababasa natin sa aklat ng Revelation, one day, bubuksan yun, pakakawalan yung mga naroon. Even Satan himself, kapag binound siya for thousands of years, dun siya itatapon sa bottomless pit. Kasi sinatawag na abyss. At alam nila yung patungkol dun. Sila pa nagsasabi, huwag mo muna akong dalhin dun. Kasi to be honest with you, that is a place of torment para sa mga masasamang espiritu. And para po sa mga bago, hindi po totoo yung napapanood natin, nababasa natin sa mga fictional comics saka movie, na sa impyerno, si Satanas at mga demonyo naghahari. Hindi po totoo yun, hindi yung biblical. Ang author nun, si Satanas mismo. Para pumunta ka nga dun, eh, kailangan pala, pag pumunta ako ng impyerno, i-abis ko si Satan. Para okay ako, kasama ako sa mga alipores niya, nakasamang magpapahirap sa mga gusto kong pahirapan. No way! Takot po si Satanas at mga demonyo sa impyerno. Dahil nilikha ang impyerno for them, for eternal suffering. At yun din mismo yung lugar na pupunta ng mga taong hindi tatanggap sa ating Panginoon. Dagat-dagatang apoy na mayroong mga uod na hindi namamatay, and they will be tormented day and night forever and ever throughout eternity. Kaya takot na takot yung demonyo sa ating Lord, because Jesus has the power. He has the key sa mga lugar na ito. So bottomless pit, magandang doon sila natawag na hell itself. Takot na takot. Nakita natin yung klase ng awesomeness meron ng Lord. Malayo pa lamang siya pag nakita siya ng mga evil spirit. Ngatal na ngatal na, takot na takot. Kandaluhod sa takot sa Lord. That is the kind of God that we have. Kinatatakutan ng mga demonyo. Kinatatakutan ni Satan himself. Sabi nga na, buti pa yung mga demonyo, takot sa Diyos eh. Yung mga tao, hindi eh. Kasahol pa sa demonyo yung ginagawa. Then that will be the challenge for us Christians. By love. Yung mga taong yan, madala natin sa paanan ng ating Panginoon. Doon po sa nakita nating awesome, ilan lamang yan at maraming marami pa, makikita natin that in all phases of trials, ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, nasa sea of trial ka pa lamang ba, o nandun ka na sa other side na mas matindi naghihintay sa yung challenge, in all of that, makikita natin, number one, God will always be glorified. Ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, at the end, God will always be glorified. Kasi imagine, kaya di may problema ka ngayon. Ang pakahirap, talaga namang hindi ka na makahinga sa tindi ng hirap. Biglang isang araw malilift, di ba, masosolve. Ano sasabihin mo, puri-purihin ka, Panginoon. Itinataas ko ang inyong pangalan, O Diyos, sa nangyaring ito. Tapos kapag inaalala mo na yung pinagdaanan mo, parang last week lang, iyak ako ng iyak eh. Ano, parang last week lang, hindi ako makakain. Ngayon, kain ako ng kain kasi nawala na yung problema or what. Kapag naalala mo yung problema ngayong nalutas na siya, puro glory, puro luwalhati sa ating Panginoon. Hindi lamang yun, number two, our faith is strengthened. Makita mo ba naman ng Panginoon eh, salisalita lang, wala naman siyang aksyon na ginawa dun eh. Meron ba aksyon na ginawa ang Panginoon nung siya'y makipag-deal dun sa demonyo? Puro usapan nga lang eh. Hindi lamang yun. Sinasagot lang niya yung mismong request ng demonyo. Huwag mo po muna kami itapon sa abyss. Pwede po papalipatin mo lang kami doon sa mga baboy na yun or what? Ang Panginoon, tagabigay lang ng permission kung tutuusin. Look at the power of the Lord. Kaya after nun, I believe, yung mga apostles, wow, this is our Lord. How great is our God? No? Look at that. At lalo na sa atin ngayon. Kasi nabasa na natin ng Matthew, Mark, Luke, John. Hanggang sa Revelation, nabasa mo na eh.
So lalo mo nang nakita yung awesomeness, yung greatness ng ating Lord, lalo na, no? Na ma-strengthen yung ating faith. Ipakwento ko rin ulit, para sa mga bago, merong artista nung araw, si Rian Fuentes, naging Christian kasi yun eh, isa siya ng mga kauna-una mga naging Christian sa showbiz nung araw. Siya yung nag-evangelist kay Gary Vee. Kaya nung mga time na yon, nung maging Christian si Rian Fuentes, syempre may mga projects na rin siyang hindi tinatanggap. Especially yung alam niya, will compromise his faith. Hindi niya tinatanggap. Anong sabihin nun? Yung income niya siyempre, apektado. And you know what? Dumating daw yung time, siya mismo yung nagpapatotoo, na yung kanyang cabinet na dating punong-puno ng laman. Merong spam, may turkey, no? Pag binuksan mo yung rep, talagang sasabog yung dami ng laman. Dumating ang time, wala, nasisimot. Pero you know what? Ang sabi ng kapatid, mga kapatid, each time na kapag binuksan kong cabinet ko, walang laman, I am excited. Each time binubuksan ko yung aking ref, wala ng laman, I am excited. You know what? Excited siya kung paano lalagyan ng Panginoon ng laman yung ref at yung kanyang cabinet. That is faith. That is faith. Lord, wala na pong laman. I believe they are coming. The provision from you, they are coming. From places, from persons na hindi ko man lang ini-expect. That is the awesomeness of our Lord. Kaya yung mga wallet ninyo kung walang laman ngayon, huwag mo ilagay yung pera ng kapatid. Kasi yung wallet niya naman ang mawawala ng laman, kawawa. Ano gagawin ng kapatid kapag nawala ng laman yung wallet niya kasi kinuha mo, nilagay mo sa wallet mo? Kukuha siya ng pera ng iba, syempre, ilalagay niya sa wallet niya. Isang araw, babalik sa'yo. No? Napautangan mo, balik sa'yo ngayon, zero ka ulit. Our faith is strengthened. Each and every time dumadaan tayo sa dagat ng trials at dun sa other side. At pangatlo po, God's purpose is fulfilled. There's no such thing as accidental sa Lord. Nabasa ba din niyo sa Biblia yung word na yan? And accidentally, Jesus, meron bang ganun? Hindi lamang yon. At nagkataong na-meet ni Jesus ang demonyo. Meron bang mga ganung word sa Biblia yan? Nagkataon? No? Coincidentally, wala. Wala. Because everything was God's well-laid plan from start to finish. And in between, we are there reacting sa ginagawa ng Panginoon. So it's really up to us, how will you react on that program na ginawa ng ating Panginoon na ang laging ending ang kanyang glory at na-fulfill ang kanyang purpose. It's now up to us, how will we respond to these things. Laging mapu-fulfill ang purpose ng ating Panginoon. At bilang panghuli po, iiwan ko na lamang yung question to ponder. Number one, is God glorified in the end of our testings? Kasi I believe, bilang Kristiyano, dumadaan tayong lahat. Dumadaan, dadaan. Dumaan, dumadaan, at dadaan sa iba't ibang klase ng testing in life. So be it. Ako sa personal belief ko, so be it. The Lord would like this storm to pass my way, so be it. Anyway, nandun naman ang Panginoon eh. Nasa doon makikita ko how God will save me from this storm. So be it. Come. No, come. Why not? Kung kalooban ng Panginoon, why not? Nasa doon makita natin yung glory ng ating Lord. Na at the end of the storm, masabi natin, maraming salamat Panginoon, dumaan man tong bagyong ito, I am still strong and I glorify your name. At hindi lamang yun, kaakibat siyempre nun, katulad sa sinabi ko, is your faith strengthened? Kasi ang yung conclusion na nais ng Panginoon is in every time na tayo po dumadaan sa trials and testing, we must be stronger than ever. Sabi kasi nila, we're only as strong as our weakest link, our weakest point. Masusukat yung ating kalakasan doon sa mismong ating kahinaan. So I hope and pray each and every one of us, kada may dadaanan tayong mga trials and testing sa buhay, after nun, we are stronger than ever. At panghuli, did you see God's purpose fulfilled in your trials? Kasi definitely, meron siyang gustong mangyari kasi. Meron siyang sumatotal na gustong mangyari. It's better to be a part of that. Na maging kasangkapan tayo ng Panginoon upang yung kanyang purpose kung bakit nangyari yun, mangyari. Maserve.
Masarap kasing isipin na maraming salamat, Lord, ginamit mo ako sa bagay na ito. Maraming salamat na Panginoon, medyo inedit mo yung aking mga plano para mag-fit sa plano ninyo at nakita ko, in a way pala, nagamit nyo ako for your purpose to be fulfilled. Masarap yung feeling na ganun. Nagamit ka ng Panginoon, even not knowing it, pero nakita mo, no, yung bigger picture afterwards. Maraming salamat sa Lord, kaya pala ganun ang nangyari. Kaya pala nagka-late-late ako sa biyahe, kaya pala nabinbin, and so on and so forth. Kaya pala, doon natin nakikita sa bandang huli eh. Meron palang purpose ang Lord. Maraming salamat, Panginoon. Wala akong kamalay-malay, I am a part of your purpose. But now I know, so I glorify your name, and my faith is strengthened. So I do hope and pray, mga kapatid, kung meron man tayo pinagdadaanan ngayong mga trials and testing sa buhay, We never know kung nandun ka pa lamang sa bangka with the Lord. Kung dumadaan ka pa lamang sa tubig, sa dagat. Or nag-arrive ka na dun sa other side. Dun sa other side, kung saan mas matindi yung naghihintay na trial and testing. But one thing is for sure, na even though we are faithless, God will remain faithful. Nariyan lang siya. Because the patience of the Lord is salvation. Kung hindi mapagpasensya ang Panginoon, we are lost forever. But maraming salamat na lamang, He changed not. Yung pinangako niya sa atin noon, I will never leave you nor forsake you, it stands. Not because of us, but because of Him na nagbigay ng pangako. Lahat ng pangako ng Panginoon itutuparin niya, regardless kung naging sino ka man. Hindi magbabago yun. But of course, there will be consequences. Because you must know what the effect, yung cost and effect ng mga ginagawa natin for us to learn. For us to grow strong and for God to be ultimately glorified.